Hi everyone, welcome back to Connie Photography Channel. Mga kaibigan, allow me to speak Tagalog or Taglish para mas ma-explain ko ng maayos ang aking ituturo sa inyo. Magbibigay ako ng mga tips and techniques kung ano nga ba ang gagawin, kung ano nga ba ang setting ng iyong camera, kung halimbawa gusto nyong mag-picture na yung background ay blurry. So maya-maya, magbigay ako ng mga samples and explanations. But before that, I hope you like and subscribe my channel. Ayan. So mga kaibigan, ang gagawin natin, mga kaibigan, ang gagawin ko ay tuturuan ko kayo or magbibigay ako ng tips or techniques kung ano nga ba ang settings ng iyong camera. Halimbawa po, gusto po kayong mag-shoot ng picture or subject na yung background po ay blurry. Unang-una po mga kaibigan, kailangan po tayo ni aperture. Kailangan po natin si aperture. Ano nga ba si aperture mga kaibigan? Si aperture po ay nagre-refer po siya ng opening of the lens diagram. So mga kaibigan, yung mga lenses po kasi meron po yan silang aperture. Iba-iba po yung number ng lenses. So mga kaibigan, yung aperture po natin ay laking tulong po para ma-blurry natin yung background. Para yung depth of field niya ma-out of focus. So halimbawa po mga kaibigan, yung subject nyo is isa lamang. So, gusto nyo kailangan nakafocus lang sa subject at ayaw nyo si background. Ayaw nyo isa rin si background. So, kailangan po natin i-set up si aperture. And, magbigay ako ng sample mga kaibigan kung overview ng aperture. Okay? So, just imagine this one mga kaibigan. Itong papel na ito. Mahaba mga kaibigan. Mahabang papel, mahaba yung kanyang size, ngunit yung kanyang butas is maliit. So, para klaro, i-flash natin. Ayan. So, di ba? Mahaba siya mga kaibigan, pero yung kanyang butas is maliit lamang. Ayan. So, ito ay isang sample ng aperture. Pag mataas yung number ng iyong aperture mga kaibigan, just imagine this is the number. The length is the number, okay? Itong length na ito, ito yung kumbaga number. So, pag mas mahaba or mas mataas yung number ng iyong aperture, mas maliit yung butas, okay? So, itry natin na bawasan mga kaibigan. I-try natin na babawasan o gupitan natin konti. Ayan, okay? So, check natin. Ayan. So, nakikita niyo mga kaibigan, nung ginupitan ko na siya, medyo meron ng konting light na pumapasok. Okay? Ayan. So, dagdagan pa natin. Okay, ayan, okay. So, mas lalong lumaki yung light na pumapasok sa butas na ito mga kaibigan, di po ba? Yes. Okay, let's try again. Ayan, lumiit na yung size nito mga kaibigan. Lumiit na po yung itong papel. So, mas bumuka na po ang kanyang butas. Okay, let's try one more time. Ayan mga kaibigan, bukang-buka na talaga ang butas. Kasi maliit na kanyang size, di ba kanina mahaba. Pag mahaba yung length ng papel, maliit yung butas. At ito, short na lang siya. So, masyadong buka. Open wide na talaga yung butas. So, yan po ang isang example
ng Aperture, mga kaibigan. Kasi yung trabaho po ni Aperture, siya po ay nagbibigay ng brightness ng subject, at the same time siya po ay nagbibigay ng sharpness sa background mo or sa subject mo. So yung depth of field po niya nagbe-base po sa inyong aperture. Kasi when you want to shoot a subject, like if you want to shoot a subject, mga kaibigan, na yung background mo is out of focus or background nga or blurry nga, kailangan mong i-set up si aperture. Kagaya sa ginagawa ko kanina na sample, yung mahaba na papel, yung butas na is maliit, di ba? Yan yung sample ng F22, mga kaibigan. Let's say 22 or 11. Kasi pag medyo mahaba pa, yung butas na talaga, konti pa, di ba? The larger the number of the aperture, the smaller aperture you get, okay? So, habang ginugupitan ko, mga kaibigan, bumubuka yung butas niya, di ba? So, pag lumiliit na yung kanyang size ng aperture, mas bumubuka na siya. So, the smaller the aperture, mas malaki yung light na papasok sa butas. Okay? So, yan po ang trabaho ni Aperture, mga kaibigan. Nagbibigay siya ng brightness sa subject at the same time, sharpness. So, dyan po natin makukuha kung anong depth of field na gusto natin. Okay? So, mamaya, mga kaibigan, magbibigay ako ng karagdagang sample ng kung ano nga ba si Aperture para mas maintindihan po natin ng maayos with all my photograph na kinuha ko the other day para ma-imagine yung kaibigan yung difference. Okay? So, ipapakita ko sa inyo on screen. So, ito, mga kaibigan, ang karagdagan kong sample para mas maintindihan nyo kung ano nga ba ang kagamitan ng Aperture. Kagaya na sinabi ko a while ago, mga kaibigan, yung example ko nga na ginupit-gupit ko na papel, same pa rin dito, mga kaibigan. Yung una yung ginawa ko ganito, hanggat ginupit ko, mas bumuka, hanggang dito, ganun, ganito. So, ganito, mga kaibigan, nung una, pag medyo maliit pa yung bukas ng kanyang aperture or buka, mga kaibigan, yan yung tinatawag na natin na very small aperture. Ibig sabihin, maliit yung kanyang buka. At ang ibig sabihin din yan, very large ang depth of field. So, ano siya talagang sharp. Pati yung background mo talagang makikita. Kasi lahat nakafocus. Nakafocus siya sa subject and the background. And ang mangyayari po dyan, mga kaibigan, pag masyado pong maliit ang inyong aperture, kagaya dito, yung kanyang surroundings is talagang dark. Ayan. Darkest siya, mga kaibigan. So, pag ganyan po ang mangyayari, kailangan po ng help ni shutter speed yan at ISO. Ayan. So, pangalawa, mga kaibigan, ito yung pangalawa na sample. Mas lalong, ito, F11. So, mas buka siya konti compared sa itong F22. So, pag ganitong buka konti, mga kaibigan, yung tinatawag natin na small aperture na. Ayan. So, large depth of field. So, yung ano niya, yung depth of field, mga kaibigan, focus pa rin yung kanyang background. So, balit, meron na siyang changes. Hindi na siya talagang focus na focus. Okay? Then, yung kanyang surroundings, mga kaibigan, same pa rin. May dark. Itong una kasi darkest, and ito ay dark. Ayan. Sa susunod, mga kaibigan, itong F5.6. Medyo malaki-laki na, di ba? Ayan, nakikita niyo yung butas. Medyo lumaki na. So, mas papasok yung light more. The bigger size of the butas, at the greater amount of light din na papasok or maka-enter sa butas nga, okay? Ayan. So, ito yung medium aperture na ito, mga kaibigan, kasi nga, nasa 5.6 na tayo. Ayan. So, yung kanyang depth of field, medium na. So, meron na siyang counting changes, yung background ni mga kaibigan, gaya dito, yung background niya medyo blurry na. Ngunit makikita mo pa rin yan. Ayan. At yung background, of course, naka-focus. Then, nasa medium na tayo. Next, punta tayo kay 2.8 aperture. Ayan, mga kaibigan, medyo buka na talaga. Ayan, so mas marami na yung papasok dito. Ayan, so tinatawag na natin itong large aperture. Ang kanyang depth of field ay small. Kasi meron na siyang konting focus doon sa kanyang background. Ayan, tingnan niyo, mga kaibigan.
medyo hindi mo na makikita itong tree and the clouds. Pero andyan pa rin naman, subalit nakafocus ito sa subject. Ayan. How about this one, mga kaibigan? Ayan, bukang-buka na yan, ha? Talagang open wide na ito, mga kaibigan. Ito na yung pinakamaliit na aperture. Very large aperture. Ito na yung pinakamalaking aperture, mga kaibigan. So, nasa 1.4 po tayo. The smaller the number, the bigger aperture or the large aperture, mga kaibigan, kagaya dito. Ayan. So, yung depth of field niya talagang very small, kagaya dito, mga kaibigan. Talagang hindi na nakafocus yung kanyang background. Nakafocus na tayo doon sa subject, which is itong pusa na to. And of course, the surrounding is bright. Kasi nga, pag mas malaki yung buka ng aperture mo, mas lalong maraming light yung papasok doon, 'di ba? Ayan. So ito yung mga kaibigan. Ito yung talagang kagamitan ng aperture para siyang payong, 'di ba? Pag maliit yung buka, maliit yung papasok na light. Ayan, 'di ba? Imagine it, mga kaibigan. So, yung sinasabi ko, mga kaibigan, kung paano tayo makakuha ng portrait para mag-blurry natin yung background, ito po ang pinaka-importante na settings ng camera na ating i-setup, which is ang aperture. So, mga kaibigan, kailangan po natin i-set up yung ating camera sa ganito na number. Like for example, this 1.4 or 2.8. Like if you want na mag-shoot ka ng subject tapos gusto mong maka-blurry yung background. So, kagaya dito, mga kaibigan, sa 2.8. So, let's say ganito lang. So, kailangan natin gamitan ng 2.8, mga kaibigan, na setup. I-set up mo yung camera mo sa aperture na 2.8 para makuha natin yung background na blurry or 1.4. Ayan. Pero mga kaibigan, meron po tayong dapat malaman din. Kasi, pag nagsashoot po tayo ng portraits, depende po yan sa quantity. Halimbawa, mag-shoot po tayo ng mas maraming subject, like group picture. Iba din po ang gagamitin. Aperture pa rin, pero yung number, mga kaibigan, iba. So, itatackle ko po yan, mga kaibigan, sa susunod ko na vlog. Ngayong araw, o itong vlog na ito muna, mga kaibigan, focus muna tayo sa subject na i-blur yung background. Ayan. So, mga kaibigan, aside from that, magbigay din ako ng konting information kasi hindi po lahat ng lenses ay pareho po ng buka or pareho po ng aperture. Katulad po ng mga kit lens. Yung mga kit lenses po, mga kaibigan, usually po ang kanilang mga buka or kanilang aperture ay nasa 5.6. So, medyo iba yung depth of field niya, mga kaibigan. Hindi po talagang masyadong blurry katulad dito. Itong 5.6, mga kaibigan, ito usually yung mga kit lenses. Wala pong kit lenses na talagang 2.8 and 1.4 kasi usually po kasi pag nasa 2.8 or 1.4 yung aperture mo, ano yan, prime lenses or talagang mamahalin. Ayan. So, itong 5.6, mga kaibigan, pwede ka namang mag-picture. Pwede ka namang mag-picture na naka-blurry yung background. Subalit talagang hindi mo makukuha talaga yung focus ng subject. Kasi masasali mo pa rin ito. Dahil nga, yung aperture mo, ang kaya niya is 5.6 lamang. Hindi niya kaya ito. Dahil yun lang talaga ang kanyang kaya. Kasi yun nga sa sinasabi ko, mga kaibigan, hindi lahat ng lenses. Porkit meron kang mga lenses dyan, meron ka dyan. Be sure din, mga kaibigan, na yung lens mo ay meron tayo dito. 2.8 at 1.4. Siyempre, nagmamatter po yan kung anong klaseng lens meron ka. Kasi usually kasi pag yung 5.6, usually kit lens ito eh. Halimbawa, bibili ka ng camera, usually meron niyang free na lens. So usually po kasi yung mga ganyan na lenses ay yung kanilang aperture is 5.6. Kasi bihira alam po talaga na magbibigay ng kit lens na nag-aumpisa po dito. Kasi the smaller aperture, mas mahal po yan, mga kaibigan. Kung meron kang mga ganito na lenses, mga kaibigan, naku, the best yan, mga kaibigan. Kaya lang, mas mamahalin. Yan. So, isipin natin po
Halimbawa, gusto po tayong mag-picture ng portrait na iba, i-blurry natin yung background. Pag-isipan niyo mga kaibigan kung anong lens meron kayo. Kung hindi kaya ng lens nyo, kung hanggang 5.6 lang talaga yung kaya ng inyong lens, di i-edit nyo na lang sa Photoshop. Kasi si Photoshop, meron naman siyang tulong, pwede naman siyang i-blurry yung background. And meron din akong tutorial dyan para halimbawa yung lenses mo is 5.6 lamang. So, tuturuan kita o tuturuan ko kayo kung paano mag-blurry ng background. Na parang 2.8 at 1.4 yung ginamit mo na aperture, di ba? So may mga tricks tayo diyan. Kung hindi kaya ng iyong lens, dun mo na lang i-work out sa iyong Photoshop, di ba? So ganun lang yung mga kaibigan, depende basta discarte lang din yan. So balit, syempre pag nagsushoot ka ng wedding or kahit ano-ano mga kaibigan, lalo na pag kino-commercialize mo na yung photography mo, talagang dapat mag-invest ka ng mga ganito na lenses, yung mga large ang kanyang aperture, or ito nga, itong 1.4 and 2.8. Ayan. So, kasi pag ito mga kaibigan, yung buka mo, pwede kang makashoot ng indoor. Dahil nga, mas maraming light na papasok, so hindi mo kailangan masyado si ISO. And alam naman natin na, alam mo si ISO din kasi, limited din yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung higher number ng ISO dahil magno-noise din yung picture mo or video. So, kailangan from your lens pa lang, okay na para yung hihingin mo ni tulong ni paghihingi ka ng tulong ni ISO at ni shutter speed, konti lang. So, hindi mo sila masistress. Kasi nga, yung lens mo pa lang, sapat na. Ayan. Kasi mga kaibigan, kung gagamitin mo yung kit lens like 5.6, talagang masistress mo si ISO at shutter speed. Lalo na pag nagsushoot ka ng indoor. Siyempre, pag 5.6 lang yung lens mo mga kaibigan, yung aperture niya, mas dark eh. So, kailangan mo i-adjust yung ISO mo and shutter speed. And mga kaibigan, kailangan tayong mag-ingat dyan kasi pag ginagamit mo ng mataas si ISO, masisira yung picture. Meron siyang noise, di ba? Papangit na. So, nagmamatter po yan sa ginagamit ng mga kaibigan. Nagmamatter sa settings nyo ng camera at sa lens mo. Ayan. So, isipin nyo mga kaibigan, huwag nyo isipin sa settings lang ha. When it comes to mga kaibigan, like for example, if you want to blur the background mga kaibigan, huwag kayong mag-isip na settings lang mga kaibigan. Kailangan yung lens din. I-consider din yun yung lens. Anong klaseng lens meron ka ba? Anong aperture ng lens mo? I-check mo. Ayan. Kasi, pag meron kang 1.4, 2.8, or 1.8 na lens, yan, jack na makukuha mo yung gusto mo. Pag hindi naman, or pa wala naman mga kaibigan, sa sinasabi ko nga kanina, huwag mo nang ipilit pag wala, di ba? Huwag mo nang ipilit pag wala. I-workout mo na lang yan kay Photoshop. Okay? So mga kaibigan, sa next ko na vlog, ituturo ko sa inyo kung bakit kailangan din bang alamin natin kung anong aperture ang gagamitin pag group picture or maraming tao na isushoot mo. Bakit kailangan pa bang i-adjust pa din yung aperture? Bakit hindi lang ganun lang? Bakit hindi same lang lahat? So, itatakil ko yan mga kaibigan sa next ko na vlog, okay? So, mga kaibigan, bago ako mag-end, magbigay ako ng isang sample na photograph na sinuot ko nung isang araw mga kaibigan. So, ito mga kaibigan, itong sample na ito ay itong sa left side na photo, yung kanyang aperture mga kaibigan is F10. Ayan. So, nakikita mo dito yung kanyang details sa kanyang background. So, talagang nakikita pa siya yung background niya. Ayan. Compared sa right side. Ito yung right side mga kaibigan, makikita mo na talagang blurry na. Bokeh na yung nakikita mo sa likod. Hindi mo na halos makikita yung kanyang background. And ang ginamit na ito mga kaibigan na lens is 85mm, which is prime lens. Yung ano niya, yung buka talaga niya kaibigan, nag-uumpisa siya sa 1.8. So, yung 85 millimeters na lens kasi is one of the best din also, di ba? Isa din siya sa kinukonsider na magandang gagamitin
kapag nagko-commercialize ka. Although marami pang mga magaganda at mas mahal, mas the best mga kaibigan, pero itong 85 mga kaibigan, pwede na din ito mga kaibigan, pang pro na ito. Kasi yung buka niya is 1.8. So, kaya na niyang kumuha ng blurry background. Okay? Ayan, so, tingnan mo si ano. Tingnan mo nilagay niya sa ano, nilagay ko sa aperture 10. At yung ISO ko dito, nilagay ko ng 1-250 mga kaibigan kasi masyadong madilim na. So, pinataasan ko and pag higher kasi yung aperture ng mga kaibigan, mas dark na. So, kailangan talaga ng tulong ni ISO. Ayan. Compared sa itong right side, konti lamang yung hinihingi ko na tulong kasi nga buka na yung kanyang 1.8. So, mas lighter siya mga kaibigan. Kasi itong mga 1.8, 1.4, 2.8 na mga lenses, aperture, mga kaibigan, kahit na madilim or yung parang nasa 5 PM or indoor, talagang kuhang-kuha pa niya mga kaibigan. Hindi mo pa siya makikita talaga na madilim. So, talagang laking tulong yung aperture ng lens mo. Okay? At mas maliit yung aperture, mas malaki yung buka ng aperture mga kaibigan, mas klaro yung photograph mo. Hey, walang noise, walang mga kahit ano-ano, kasi nga, konti lang ginamit mo na ISO. Ayan. So, aside from that, mga kaibigan, magbigay din ako ng karagdagang sample. At tulad dito, mga kaibigan. So, dito, mga kaibigan, sa right, as a lens, ang ginamit ko na aperture is F8. So, diba, nakikita mo yung background, talagang yung details ng kahoy or ng tree ay andyan pa. So, although mayroong konting back blurry, pero iba talaga mga kaibigan compared sa right. Kasi itong right, naka 1.8 siya mga kaibigan. Ayan, so bokeh na talaga yung background. So, ito yung difference mga kaibigan pag yung aperture mo is talagang 1.8 or 1.4 or 2.8. So, hindi lang po yan iisipin kung anong settings. Kahit marunong ka pa sa settings ng camera mga kaibigan, kahit marunong ka pa mag-set up ng iyong aperture, kung ang iyong gamit naman na lens is kit lens lamang, hindi mo talaga makukuha yung gusto mo. Kasi nga, nagmamatter din sa lens na ginagamit mo. And then, aside from that mga kaibigan, kahit meron ka ding lens na 1.8 or mamahalin, kung hindi ka din marunong mag-set up ng iyong camera aperture mo, ay same pa rin mga kaibigan, useless. So, kailangan po yan magkasama. Meron kang magandang lens, at the same time, marunong ka mag-set up. Pero mga kaibigan, kung wala po kayo dito, huwag kayong mag-alala. Kasi kaya nang po yan i-work out ni Photoshop. At least po, meron kayong kaalaman kung bakit nga ba itong aperture laking tulong pag i-blur yung background. And of course, mga kaibigan, aside from that, yung aperture kasi nakakatulong yan para ma-focus or para ma-sharp yung iyong photo. At kaya nga lang sinasabi ko kanina na itong aperture laking tulong din pag nagsushoot ka ng group picture. Like, more quantity, more subject. Kailangan marunong ka din mag-adjust ng iyong aperture dito. Diba? Kasi hindi mo pwedeng gagamitin si 1.8 sa group picture mga kaibigan. So, yan po ay itatakil ko sa next ko na vlog. Okay. So, mga kaibigan, sana'y meron kayong natutunan sa aking vlog na ito, itong sa tutorial na ito. Itong tinuturo ko ngayon, mga kaibigan, ay basic lamang ng aperture. Kasi, yun nga, nagtuturo ako kung paano nga ba ma-blurry yung background. At isipin po natin, mga kaibigan, na hindi lamang po nagtatapos ang aperture po. Kasi, yung background po, hindi lang po yan magbe-base ni aperture. Kasi, pag nagsushoot po tayo ng maraming subject or group shot, kailangan po nating i-set up din ng maayos si aperture. At, yan po ay iba na naman ang setup ng iyong camera. So, yan po ay itatakil ko sa susunod ko na vlog. At tuturuan ko kayo kung ano nga ba ang setup ng iyong aperture pag magsushoot kayo ng group shot or mas maraming quantity na subject. Okay? And isipin din nyo lagi mga kaibigan, yung ano po, yung aperture po, nagbe-base po yan sa inyong lens. Kasi kung meron po kayong lens na kit lens lamang mga kaibigan, usually nagsastart lang po yan ng 5.6. So, hindi po gaano
ka, ano, hindi po gaano ka blurry yung background, yung depth of field niya, hindi talaga gaano ka blurry. Dahil nga, yung aperture mo is 5.6 lamang. So, hindi lang po yan dahil marunong po tayo mag-set up ng aperture or mag-set up ng ating camera. Kailangan po natin ng lens. Okay? So, nagbabase po yung background ng blurry sa lens na ginagamit mo. Let's say, marunong ka po mag-set up ng aperture. So, balit, ang iyong lens ay 5.6 lamang. So, hindi po kaya ng 5.6 mga kaibigan kung kukuha ka po ng bokeh na background or yung blurry. Hindi na kaya. Pero huwag po kayong mag-alala kasi tuturuan ko po kayo kung paano po mag-blurry ng background without using any lenses. You don't need to buy ng mga mamahaling lens. Kayang-kaya po yan, i-work out, i-correct, ni Photoshop. Okay? And of course, mga kaibigan, kailangan ko ding i-explain sa inyo na yung mga lenses po kasi mga kaibigan, lalo na po sa mga pang-professional or mga prime lens, maganda po ang kanilang aperture. Yan po ang ginagamit namin sa when we shoot like weddings, kahit ano-ano. Pag kino-commercialize mo na kasi yung photography mo, mga kaibigan, kailangan ka mag-invest ng mga magagandang lenses. Kasi yung kit lens po yan, mahirap po yan kumuha sa mga indoor like kasal. So, nagbabase po ang ating shoot sa ginagamit mo na lens. At the same time, kailangan alam mo kung anong settings ng iyong camera, okay? So ngayon, nagtatakil ako kung paano mag-shoot ng subject na mag-blurry yung background with all the use of the aperture. And sa susunod po, tuturuan ko po kayo kung ano ang gagamitin, anong setup ng iyong aperture or camera kung halimbawa mag-shoot ka po ng group shot. Okay? Ayan mga kaibigan, sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. And I hope you like and subscribe my channel. Ayan, thank you so much for viewing. Thank you so much for watching. Bye-bye! As long as you are falling for love.